Para sa video na ito, magbibigay tayo ng sample problem for bearing stress. So, yun, discuss natin last, lesson 4 na pala na dapat. So, lesson 4, sample problem. Okay. So, yan. No? So, last time na-discuss natin yung concept ng bearing stress. How is it, how it, you know, it's different from normal and shearing stress. Most, especially sa compressive stress. No? Kasi hindi siya direct na compressive stress talaga. So, yun. Bali, result siya ng compressive stress na na-experience ng isang material. Ganun. So, yun nga, no? Ngayon, magbibigay tayo ng sample problem ng bearing stress. Ibang application naman to, no? So, hindi siya plate. Actually, plate pa rin pala, no? Pero dugtong. So, in the figure shown, assume that the 20 millimeter diameter rivet joins the plates that are each 110mm wide. And the allowable stresses are given. So, 120 for bearing in the plate material and 60 megapascals for shearing of rivet. And we are asked to determine first the minimum thickness of each plate and the largest average tensile stress in the plate. So, ito ay, ito no, laging medyo ganito yung madalas na sample problems natin on bearing stress. Meron siyang, yan, pag mga ganitong plates na pinagdugtong, kakambal niya yung shearing stress, no? Kasi yun, as you meron ganun kasi yan, no? Dalawang plate na nakadugtong, tapos maghihilahan yan depende sa gamit nila, pero as you isolate this particular splice yung tawag dyan, sa joint, so splice or joint, kung i-isolate natin yan katulad nito, no, na-isolate yung isang joint na yan, so maghihilahan yan yung dalawang tension, bali yung dalawang forces na na-experience yung dalawang plate. So, as you pull each plate from each other, na nagkadikit, magdinikit lang using this particular rivet, so, ibig sabihin, mahihila niya, may tendency na itong rivet natin, makaka-experience siya ng horizontal force, which is, kunwari, ito yung rivet mo. So, yung force natin na maghihilahan is yung isa papunta dito, yung isa naman papunta dito. Okay? Kasi nakadyan yung plate, tapos nandito yung rivet. So, ibig sabihin, pwedeng matapyas or ma-slice. Ma-slice yung rivet mo dahil sa forces na magkahiwalay na parallel dun sa area na. So, area natin is nandito. Paano ba yan? So, walang ibang props dito. So, anyway, ganun yung rivet, tapos ganito yung force, kasi nahihila ng ganun. So, yung force natin is parallel dun sa area, cross-sectional area ng rivet. So, yun yung shearing stress. So, mapapansin nyo dito, mas malaki yung allowable stress for bearing in the plate. Tapos, 60 lang dito sa, actually, times 2, no? Shearing of rivet. No? So, sa design, pag mga ganito, usually, kahit na magkaiba yung binigay na allowable stress, 120 sa bearing, tapos 60 sa shear, kailangan mong kailangan mong i-satisfy yung both. Ibig sabihin, yung allowable force mo or yung P dito, or in case of this problem, dapat yung P is safe siya in both allowable, both bearing and shearing stress. Ibig sabihin, dapat yung P mo, hindi siya magbibigay ng sobrang 120 megapascal sa bearing, hindi rin siya magbibigay ng sobrang 60 megapascal sa shear. So, para safe siya ng dalawa. Kasi for example, ang P mo is safe dito sa shearing. Ibig sabihin, ang value ng P is hindi siya magbibigay ng more than 60 megapascals na shearing sa rivet. Pero, so sobra siya dito, magbibigay siya ng more than 120 megapascals in bearing. Ibig sabihin, safe yung rivet mo, pero nag-fail naman yung plate mo, no? Kasi yun nga, yung bearing capacity niya is na-exceed na. Kasi na-mention dito sa problem na yung allowable stress lang is ganito at ganito. 120 megapascals for bearing and 60 megapascals for shearing of the rivet. So, yan, no? Ang required sa problem na to is the... Maraming sinasabi, no? Required is to determine the minimum thickness of the plate. So, gano'ng kapal dapat yung plate para hindi ma-exceed yung allowable stress na binigay. So, pag sinabing allowable stress, ibig sabihin, yan na yung maximum stress dapat na ma-experience ng plate. So, lesser than that is good, but greater than that is bad. Okay? Kasi nga allowable. And then, second is the largest average tensile stress in the plates. Ano dapat yung pinakamalaking stress or
ano yung largest, pinakamalaking stress na madidevelop sa plates given yung makukuha natin na P mamaya. Okay, so solution, ito no, unahin natin yung pag-evaluate dun sa shearing ng rivet kasi pag-uunahin kasi natin yung bearing stress. Ang area kasi ng magbalikan natin yung problem, pwede kasi natin unahin either 120, 60 kasi given naman. Pero pag-uunahin natin yung bearing, i-evaluate natin yung bearing ng plate, wala tayong thickness ng plate. No? So, hindi kumpleto yung dimensions ng plate, ibig sabihin wala tayong area. Diba? Kasi ang bearing stress is PB over AB. So, kailangan natin ng AB. So, hindi naman given yung thickness ng plate. So, hindi natin mauuna nang evaluate yung bearing stress ng plate. So, unahin natin yung shearing stress ng rivet since diameter lang naman yung kailangan natin, no, para makuha yung area ng rivet. Okay, so for shearing of rivet, allowable stress is 60 megapascals. Therefore, summation of forces along X. So, pag i-cut natin dito, i-isolate natin. Wala nang pag-i-isolate, i-consider natin either left or right. Pareho lang yan, no? V equals P, di ba? Pag-i-cut natin dito, i-consider natin yung left side, P equals V. Pag-i-cut naman natin dito, consider natin yung right side, P equals V pa rin. Okay? So, V equals P. And then, to continue, yun, shearing stress equals 60 newton per mm square or megapascals. That's given. Equals the equation, which is P over A. Kasi nga, V sana ito, no? V sana, pero since V equals P, diretso na natin, P over A. Okay? So, given yung A, makakuha natin dito actually is yung P. Okay? So, ano yung significance ng P? So, yun, ito yung diameter, tapos pi over 4 square. Ano yung significance ng value ng P? Ito na yung safe na P para sa given allowable 60 megapascals. Ibig sabihin, ito na yung maximum P para hindi ma-fail yung rivet mo due to the shearing stress, no? Na pwedeng i-cause na external force na P. So, pwedeng ang P natin is 17 kilonewton, 16 kilonewton, 18.83 kilonewton, pwede yan, no? Basta hindi lang siya lalagpas dito sa 18.85 newton. So, yun yung significance or yun yung meaning nitong P. Ito yung maximum P para hindi mag-fail yung rivet mo due to shearing stress. So, ngayon meron na tayong P, pwede na natin i-evaluate yung bearing stress ng plates. Kasi, yun, pag safe siya sa shearing stress, dapat maging safe din siya sa bearing stress. So, ano yung thickness dapat ng plate? Ang hinahanap natin dito ngayon is, ano yung thickness ng plate para given the P, ang bearing stress mo ay hindi mag-exceed ng 120 megapascals. So, parang binaliktad lang natin yung shearing stress. Shearing stress kanina, given yung allowable stress, given yung area, ano ngayon yung safe na load na P? Ngayon naman, sa bearing stress, given tayo ng allowable stress, given yung P, ano ngayon yung safe na thickness para hindi mag-fail due to bearing stress? So, ganun lang yan. Ganun naman talaga ng design. No? Pwedeng bibigyan ka ng strength ng material mo, at i-design mo kung how much yung load na kakayanin niya. Diba? Pwedeng ganun. Bibigyan ka ng strength ng material. Ito, kaya nito ng ganyan. So, ilang load yung kakayanin nito. So, pwede din na bibigyan ka ng load. Ito dapat yung bigat na kakayanin nito. So, ano yung dapat yung dimension ng design mo? So, ganun lang yan, no? Baliktaran. So, like this problem, binaliktad-baliktad lang natin yung shearing tsaka bearing stress. Ngayon, i-analyze natin yung plate, no? Kung saan yung bearing stress or yung AB, yung bearing area. Okay? So, ito, sinaga ko talagang i-drawing ito yung i-drawing yung ano, no? Ngayon, nakita niyo naman dito, DT yung nakalagay natin na area, no? Which is actually draw this one. So, i-explain lang natin bakit projected na area. So, ngayon, tinuloy natin ganyan, no? So, magkadikit na dalawang plates, naka-vertical, like this drawing here. So, ito yung rivet, ito yung plate 1, ito yung plate 2. So, may tension ka dito na force, P, which is determined natin kanina. So, as you pull the P, both sides, di ba, kunwari, ito yung rivet,
pag hinila mo yung isang plate papunta dito, so merong magtutulak, di ba? Kasi parang ano ba, paano ba 'to, no? So kunwari ito yung ito, ganito na lang, no? Ito yung rivet, ito yung plate. So habang inhila mo tong plate sa direction na doon, madadala niya yung rivet. So in effect, parang merong force dito na tumutulak sa rivet papunta doon, di ba? Kung i-isolate natin yung dito na part. So ito 'yun, no? Ito yung bearing force pushing the rivet papunta doon. Dahil doon sa effect again ng pin external, okay? So ito na 'yun, no? Parang in effect, the rivet is seemingly pushed to that direction because of the action of this particular external force. Ngayon, dahil sa force na to, ang nakaka-experience actually ng bearing stress sa plate is this one, the projected na rectangular na area. Kasi ito yung tinutulak, no? Yung rivet yung tinutulak. Ibig sabihin, yung natutulak din ng rivet na area is this portion right here. Itong area din na portion na to, dito, ito yung natutulak ng rivet. So ngayon, baka magtataka kayo, bakit hindi na lang ito yung i-consider natin na area? So remember na bearing stress is, again, like we mentioned sa previous na video, yung in-introduce natin yung bearing stress, it's similar with compressive stress, di ba? So, pag ito yung area na i-consider, that wouldn't be, hindi siya magiging normal sa direction ng force mo, no? Parallel, di ba? Kasi dito dadaan yung force. Ito yung opposite. Pag ito yung force, ito yung naka-normal yung direction. Itong naka-rectangle na to. Ito yung perpendicular or normal sa direction ng force natin. So, ito yung gagamitin natin na bearing area, since ito yung nag-experience ng bearing stress caused by your bearing force. Nagets ba? So again, dahil sa paghila ng external force na P, merong madedevelop dito na bearing stress pushing the rivet to this direction and causing this particular area bearing stress. So kaya yung bearings, yung AB natin, yung area na bearing stress is DT. Because this one is the diameter of the rivet as represented by this one, and ito yung thickness ng plate na nakuha natin or nakukunin pa natin, okay? So yun, so D times T is the area na may bearing stress, okay? So yun, since T naman yung kukunin, meron na tayong 120, meron na rin tayong P, no? Which is equivalent dun sa P na external. Kasi pag i-isolate na natin ulit to, pag i-cut natin, hindi ko na pinapakita yung cut section, pero ganun naman talaga yung pagkakuha ng internal force. So i-cut natin, so automatic, pag cut natin, may iba yung direction nito, no? Kasi kinat na natin. So PB equals P, which is also 18849.55 newton. Tapos T mo kukuha natin kasi ito lang yung unknown. T is equal to 7.85 mm. So that is the minimum thickness. Okay? So ngayon naman, no? Kanina yung sa shearing stress, ang P is the maximum P para hindi mag-fail due to shearing stress. Ngayon naman, ang thickness is minimum. Ibig sabihin, hindi ka na dapat ninipis pa dito. Kasi pag manipis pa dito, ibig sabihin, lalaki na yung stress na madidevelop because of the P. Kasi nga nasa ilalim yung T. No? As this particular, constant naman yung diameter natin. No? So pag mag-decrease yung T, lalaki itong bearing stress. So, yun. So, and then, yun. So, dapat ito na yung minimum thickness ng plate para hindi mag-fail yung plate natin due to bearing stress. So, pag-design, pwedeng, ano mo na lang, 8 mm para mabilis lang gawin. Hindi yung 7.85 mm. Kaya sobrang mahirap na yan. Hindi na siya masyadong practical, no, sa actual practice. So, pwede mong gawin T equals 8 mm, T equals 10 mm. Ganun, na plate. So, I think sa, ganun, kung sa pagbibili ka, siguro mga 10 mm na lang diretso yung gagawin mo, no? Yun, mas conservative na yun na design na sa plate. Okay? So, nakuha na natin yung thickness. Next na kukunin natin is to determine the maximum tensile stress in the plate. So, to determine that, we will examine the most critical section in the
templates. Ano yung most critical? Ano ibig sabihin ng most critical? Ibig sabihin nun ay saan posibleng mag-fail yung plate. Okay? So, dito. So, hindi na tayo magtatanong, no? Then, bibigyan na natin diretso. So, dito most likely mag-fail yung plate natin. Why? Di ba nga pag, meron kang one piece of paper, tapos bubutasan mo sa gitna, tapos itry mong hilahin pa ganun, no? Most likely, yung paper, mas mapupunit siya dun sa may butas. Hindi siya dun sa intact pa rin na area. Bakit? Kasi nabawasan na yung section na area na. So, ito yung critical na area kung saan pinakamalaking length yung nabawas, which is at the center of the circle. Okay? Since dito yung push pull natin, dalawang tension, so ito yung i-consider natin na area para makuha yung maximum tensile stress in the plate. Ibig sabihin, pag na-meet na yung tensile stress na yun, mapupunit na yung plate natin. Okay? Okay, so, yan. So, to determine the maximum tensile stress, gagamitin na natin yung equation again ng normal stress. Kasi yung tension tsaka compression stress, normal yan. No? P over A. The P is determined earlier. So, ang area natin dito ngayon, ano ba yung area na normal or perpendicular sa direction ng P? So, yung gilid. No? So, kung ito yung plate, ito yung P, itong area na to yung gilid. No? So, this is the height times the thickness. Okay? So, pero ang height natin ngayon, nabawasan na kasi meron siyang butas sa gitna. So, kaya meron tayong 110 minus 20 mm. Kasi binawasan natin ng butas sa gitna. Tapos yung thickness. Okay? So, yan. Para makuha yung tensile stress. So, ang tensile stress natin na maximum is, 20, is equal to 26.68 megapascal. So, try natin. Okay? If, kunwari, 110 to, hindi natin binawasan ng 20. So, mas lalaki pa to. No? Yung stress. Pero, pag ito yung gagamitin natin, wala na. Nag-fail na to. Kasi, ito lang yung kaya ng section na to. Okay? Ang kaya ng section na to is 26.68 megapascals lang. So, ibig sabihin, pag na-meet mo na yung 26.68 megapascals, nag-fail na yung plate mo. Kaya siya tinatawag na maximum. Kasi pagdating mo dun sa value na yun, fail na. Fail na yung plate mo. So, finish na. Yun. Finish yung plate. Mag-fail na yung plate. So, yun. Yun yung, wala na, no? Example natin for bearing stress. So again, medyo mag-iba siya dun sa nagbigay natin last time. Pero yun, parang lagi siyang na-apply sa soil. No? Merong bearing capacity yung soil, bearing stress. Sa mga yung tinatawag natin na gusset plates, sa mga tulay. So i-search lang yan, no? Gusset plates. Diyan nilalagay yung, kung na rin nagko-connect tayo ng mga members ng truss. So, nilalagyan ng plate, tapos ibobolt dyan yung truss. So, ganun din, no? Pwedeng mag-fail yung mga bolt due to shearing stress or mag-fail yung gusset plate due to bearing stress. So, ganun yung mga kailangan nating bigyan ng pansin sa design, especially yung strength of materials. So, I think yun na yan, no? Again, pag may mga tanong or di masyadong clear, wag lang mayang mag-comment and magtanong. And yun, thank you again sa pagsama dito and see you sa next upload natin. So, thank you.